guys, welcome back dito sa aking channel. So, this is the part 2 ng ating buhay probinsya proseso ng pagkukupras din sa amin sa Oriental Mindoro. At ito na yung ating part 2. At ayun guys, pasensya at medyo hinihingal tayo for today's video dahil medyo paahon tayo ngayon. Siyempre, nakakapagod kapag paahon ka ng bundok or paakyat ka ng bundok dahil pasalungat sa iyo yung force or yung gravity. Habang ang gravity ay pababa, tayo naman ay paakyat, pasalunga. Kaya nasasalubong natin yung gravity and nakakapagbigay tayo ng sobrang force or puwersa kaya tayo napapagod. O, alam nyo ba yun? Charis. So, ayun na nga. Ito yung ating part 2. Ang pag... tawag dito? Ang pagbabalunas or pag tatapas ng niyog. At paggagawa ng tapahan na pagsisigangan doon sa ating lulutuing kuparaso. Paakit tayo ngayon ng bundok at pupuntahan ulit natin sila. Hindi ko alam dahil ngayon ay alauna na siguro ng hapon at sila ay kanina pa na andun sa bundok. Ay, tayo ay marami pang ginawa. Kaya ngayon lang tayo nakasunod. Hindi natin alam kung tayo ay may aabutan pang mga may balat pang niyog. O baka naman lahat ay natapasan na. So alamin natin yan mamaya. Alamin natin yan pagdating natin dun sa mismong location. So yun guys, kita-kita kits ulit tayo. At ako talaga ay halhal na din eh. Habang paahon ay nagasalita. So yun guys, mamaya na ulit. So yun guys, nandito na ulit ako sa bundok. At kararating ko lang. Ay, halhal na eh. Tagaktak na ang aking pawis. At ipapakita ko naman sa inyo ang proseso, ang part 2 natin, ang pagtatapas or pagbabalunas. Kasi hindi na natin naabutan yung simula dahil madami na silang nabalunas din eh. At nakapagawa na rin sila ng tapahan. Papakita ko muna sa inyo ang tapahan na tinatawag namin din eh sa Mindoro. Baka hindi nyo alam. Charis. So, ayan yung tapahan. At may tatapahan na tayo dyan mamaya. Nakahiga na, ready na. Yan yung nagsisilbing oven natin ng ating mga niyog para maluto at maging kupras. Tapos yung ilalim na yan, dyan gagatungan ng bunot, yung pinakang coconut shell. Ang coconut shell, hindi ba? O yun eh. Yung, basta yung balat ng niyog, hindi yan ilalagay para. Yan yung mga balat ng niyog na yan. Yan yung ilalagay diyan sa ilalim at lalagyan ng apoy. Tapos ayan, yung mga natapasan na. Bibiakin pa yan bago isalang doon sa tapahan at ipapakita ko sa inyo later kung paano yan isalansan doon. Pero ngayon ang ipapakita ko muna sa inyo ay ang pagbabalunas. So, let's do this! Ganyan ho ang pagbabalat ng niyog din sa amin sa Mindoro. Pero may matitibay dito talagang magbalat, walang gamit ng ganyan. Mga unggoy lang. Ngipin sa ngipin. Ang tawag diyan sa ginagamit na yan ay tapasan. Yan, pantapas ng niyog. Ganyan. Paulit-ulit lamang hanggang sa matapos mabalatan lahat. Naghakot pa si Maging Yug? Susunod ko nga lang.
Dini, oh. May sangga ng kahoy. Dapat nilagyan din pala. Nang bunot. Magabi lang na sila ng niyog. Kailangan bilangin para alam kung ilang daan.